For today's video ng person nga pala, ito ay para sa mga interesadong magpabura ng tattoo. Yes, mga tattoo na pinagsisihan nyo, mga tattoo na pangalan ng ex nyo, mga tattoo na face ng ex nyo. Kung meron kayong gusto ipabura ng ganyan, akala nyo permanente yan, pwedeng mabura yan. Magpunta lang kayo sa akin, mag-PM lang kayo at panoorin nyo itong video na to. Dahil pagkatapos ng video na to, meron kayong discount dito. O siya, sisimulan ko na nga agad ang pagla-laser, kaya nga ito na nga, nag-hairnet na ako, nag-labs at ang mahiwagang salamin para hindi masakit sa mata. So eto na nga, ready na si Miss Ellen nyo, kaya simulan na natin, i-open na natin ang laser. Welcome na naman sa'yo. Friendship goals nga pala for today's video ang aking mga clients. Yes, dahil sila ay magkaibigan at sabay silang magpaparemove ng tattoo ngayon. Ang tattoo nga pala ni ma'am ay color black at maliit lang pero mahirap itong burahin. Alam mo kung bakit? Kasi gawa ito kay Apo Wang Od. Sa dinami-dami ng tattoo na binuburahan ko, alam niyo ba na isa sa pinakamahirap burahin bukod sa color ay yung mga tattoo na gawa kay Apo Wang Od. For the focus po muna ang person sa pagli-laser, sa mga nagtatanong nga pala kung gaano daw katagal ang pagli-laser, syempre depende rin po ito sa laki o liit ng aking li-laser rate. Yung mga ganito kaliit ay inaabot lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Sa healing process naman po, hindi porket maliit ang iyong tattoo na pina-laser ay mabilis na itong gagaling. Usually po talaga, inaabot din talaga ito ng 4 to 5 weeks bago ulit tayo mag-session. Pagkatapos nga ni ma'am, ilalaserin ko na agad-agad si sir. Ito nga pala ay resulta ng 2 sessions ni sir. Medyo mahirap-mahirap itong burahin dahil apat na kulay. Ito yung pinaka-before niya bago namin ilaser at ito naman yung resulta ng after first session. Nagpapabura nga si sir ng tattoo dahil bawal daw ito sa PSG. Yung mga ganitong tattoo nga pala ni sir ay mahirap siyang burahin. Bukod sa may mga colored ay mabusisi din ito. Para lang din ako nagtatattoo at kailangan kong sundan bawat detalye ng tattoo ni sir at matamaan ng pulido ng laser. Yung tattoo nga pala ni sir ay may apat na kulay. Sa design naman ng kanyang tattoo, meron din itong lining at shading. Kaya naman kung mapapansin nyo, hindi rin pantay-pantay ang pag-fade nito. Bago nga pala matapos ang video na ito, siguraduhin mo na naka-follow ka na sa aking Facebook page para naman makita mo yung mga susunod na resulta sa tattoo ni sir at masubaybayan mo rin ang mga iba pang pinopost ko ng mga videos ng before and after. At higit sa lahat, para makakuha ka ng discount sa bawat mini vlog video about laser tattoo removal na aking i-upload, panoorin mo lang ang video na to hanggang dulo para malaman mo ang mechanics sa aking surprise discount. Medyo nasaktan ko nga si sir for today's video pero nakayanan naman na sir na matapos ang session hanggang dulo. At ako nga ay magpapaalam na din sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood at maraming salamat sa inyo mga nagpa-laser. Bye! Thank you mga!